Diretsahan na ito. First, you have to confirm this. Fem, ikaw nga ba'y may 15 taong gulang na anak na nagngangalang Ken? Yes, tito ba'y. 15 long years. Bakit mo itinago ang iyong anak na si Kim? Tito Boy, I had Kim kasi when I was 18. Oh, 19 ako nung ipinanganak ko siya. So, that time I was still modeling and ang dami kong contracts. And actually, that time my mom was still alive. Siyempre, hindi siya natuwa dun sa news. Situation. Sa situation, masama yung loob niya. So, sinabi niya sa akin na maybe it's better if we just hide it. When she said to hide it, was it just the pregnancy? Or having the a daughter. Whole thing. Yun nga, very complicated din yung nangyari kasi siguro pareho na yung inisip ng mom ko, like pumunta na kami ng States on my 4th month. And the excuse was? Magbabakasyon kami. Magbabakasyon, okay. 4 months and then? Pagbalik namin, a lot of people were asking me, ba't ako natagalan sa States? So, my mom told me na itago ko muna. Okay, Fem, this is the first time she's talking and this is the first time, mga kaibigan, na marami sa kanilang mga kamag-anak ang makakaalam na si Fem yes. ay merong anak. But 15 years? 15 years, okay. Fem, ganito lang. Did your mom like your boyfriend? No. She was against your relationship. She was disappointed nung nalaman niyang buntis ka. Nagalit siya sa'yo. Oh, Tito Boy, syempre. Pinaghiwalay ba kayo? Sinabi lang niya sa akin na siguro it's better if wag mo na siyang kausapin, wag mo nang sabihin sa kanya, better siguro na tayo na lang ang mag-alaga kay sa baby. Anong sabi ng boyfriend mo? Siyempre, ayaw niya. Gusto niya akong pakasalahan that time. Noong ayaw ng mami mo, yung relasyon mo dito sa iyong boyfriend, sinusuway mo ang mami mo? Yes. Did the guy ever approach your mom to talk to your mom? At ipaglaban ka? Hindi rin, Tito Boy. He's the type kasi na very passive eh. So, when mom, anong sinasabi mo sa kanya? Tahimik lang ako, Tito Boy. Mga sinasabi niya is, ba't nagkaganito? Sabi ko, hindi ko alam sa sagot ko. Diretsa, you are on top of your career. Hindi mo inisip ipalaglag ang anak mo. Ano, Tito Boy? Alam mo sa puso mo na paninindigan mo yung iyong pagbubuntis. Did you tell mom that? Ah, yes. You did? Yeah. Yun yung inisip kagad namin ng mommy ko na that is not an option. Ano ang pakilala niyo kay Kim? Pamangkin ko. Anak nino? Nung kapatid ko. Hanggat lumaki, my half-brother. Pati si Kim, yun ang kanyang pagkakaalam. I think naging, from pamangkin, naging sister, 5 to 8. Biglang ate na ako. Naging pinsan hanggang naging sister. Naging mabuti ka bang pinsan, sister kay Kim? O nagbuhay dalaga ka? Nagbuhay dalaga. Tito Boy, wala siyang hindi siya dumaan doon sa teenage years. Correct. That she got to enjoy. Sorry, Fem. May isang tanong na napakahirap itanong. When you look back now, may katiting kang paninisi kay mommy? What is in your heart? No, because I can't talk to my mom anymore. So, that's my biggest regret. Kami ni Kim, naayos ko ngayon. Maybe ganyan ako ng chance to fix everything. Pero yung sa mommy ko, yung sa akin, hindi ko na maayos. May mga pagkakataon ba na sinasabi mo sa iyong sarili, sana ipinaglaban ko, sana sinuway ko, sana inilabas ko si Kim? Siguro more on Tito Boy na sana binigyan ko ng mas maraming oras yung mommy ko and si Kim that time. Na kung inayos ko yun noon bago namatay yung mommy ko, papayag siya, naayusin ko na at sabihin sa lahat. Pero hindi ko na nagawa dahil ang bilis ng panahon na lumipas. Nabigla rin ako, syempre, namatay yung mom ko. So, yun yung pinaka malaking dagok sa akin. And I think woke me up to be mature and to be responsible and to talagang paakuin na kung ano talagang responsibilidad ko. Sam, what pushed you to now break your silence? Come out to this.
Tobay, I owe it to Kim. Kim is, ano na siya, dalaga na. She's turning 15. And ever since that my mom passed away, inako ko na talaga. Sa school, syempre ako yung parent. Alam sa school, alam sa lahat. Paano sa school you go to the... Syempre may mga affair yung mga bata. Yeah. Ay, ano, you go there. Ako. And you introduce yourself as? As the mother. Noong kayo naman ni Kim, paano mo binuo at patuloy na binubuo your relationship, yung iyong relasyon sa iyong anak? Bago ko sinabi sa mga tao or in-announce na ganito, inayos ko muna yung sa amin. And kasi talagang hindi kami ganun ka comfortable, close sa isa't isa. Nagano siya? Nagkaroon ba siya ng parang, ano sa'yo, parang... Ilang distance? Ilang talaga. So yun yung tinry kong workout. Noong nagkaroon naman kami ng chance, I try my best na makabawi sa mga lost times namin. Did you sit her down? Humingi ka ba ng tawad sa iyong anak? Yeah, we already had a talk kasi hindi naman kami like sit down na seryoso. Okay. Parang nagkakaroon ng moments and I think nag-away kami like a year ago. And then lumabas din from her na because siguro nga nung lumalaki siya, I wasn't there for her. So sabi ko, I'm sorry for that. Nasumbatan ka. Nasumbatan ako. Sakit. Sakit. I go back to mommy. If she were here today, anong sasabihin mo sa kanya? Yeah, mommy, I'm sorry. Hindi ko na naayos before she passed away and hindi ko siya nabigyan ng oras and I really think na nasuway ko pa rin siya till her last days dito sa with us. So talagang I would tell Kim now that I love her kasi hindi ko nasabi sa mommy ko yun na I really love her and I truly miss her now. Maraming salamat, Fem. Fem, welcome to Vlog ng Bayan. Ito mo, ang dami kong tanong. Ang dami kong tanong kay Fem, pero kay Kim muna. Kim, when you were growing up, meron bang marami bang mga katanungan sa isip mo? Or alam mo talaga na ang lola mo, ang mommy mo, and then si Fem ay tita? Or magulo pa? I really didn't know who she was. If she was my sister or she was my aunt. Mm-hmm. Pero... Alam mo talaga na ang mommy mo ay ang lola mo? Yeah. Okay, so wala, hindi ka naguguluhan sa sitwasyon. It was clear to you that Fem was really your aunt. So, kailan mo talaga nalaman na, or kailan mo talaga na-accept na, ah, oo nga, okay, naniniwala na ako sa'yo na ikaw ang nanay ko at ang lola ko ay ang lola ko talaga. Kinausap niya ako and my tito who okay, is who talked really to you? Close. Your mom? Fem? Yeah, okay. And my tito. Okay. So, they talked to me seriously and they explained everything. Mm-hmm. So, you were how old the time? Naalala mo pa? Nasa 11 teen na ba? 11. So, nung kinausap ka nila, in-accept mo ba yun right away? Naguluhan ka ba? Marami ka bang mga katanungan? Wala naman. So, you understood right away? Yeah. At na-accept mo naman yun? Wala ka mga tanong sa mommy mo na, why? All this time, I knew na ang mommy ko ay ang lola ko. Bakit? Bakit niyo tinago sa akin? In-explain naman sa akin na they did it for security. Mm-hmm. And it was for her career and that pagka sinabi sa lahat, parang, whoa. Okay. Excuse me, Kim, did you understand what they meant nung sinabi nila yung security, career, what it was all about? Yeah, because I know naman how showbiz is. Mm-hmm. When it comes to like that. So, I understood it naman. Pero, Kim, when you were in front of your mom and your tito, and they were explaining to you seriously as to who you were, did it occur to your mind that your mom lied about you? No. No, that's not the way you looked at it? No. I looked at it at a different perspective. Mm-hmm. I respect that. Because yeah. I know naman that they did it for a reason. Kim, your life is going to change pagkatapos mapanood ng sambayanan ang ating pag-uusap na ito. Are you ready? Yeah. I think I'm kind of mature enough to handle it. Kim, are you as tough as your mom? Well, growing up, I was raised to be strong. You were raised to be tough?
us. You don't back off from a fight? No. Kim, do you want to say anything to your mom? Okay, mabuti, pagtabihin na natin sila. Halika. Okay, dun ka na. Maiwan na ako dito. Sit beside your mom. Very pretty girl. Being able to bring it all out in the open. Yeah, it is. Kasi I've been wanting to do this. Totoo yan. Siyempre, I owe it to Kim, of course, and to our relatives, my close friends. Siyempre, parang I lied to them and I didn't explain. Na parang ngayon, I am proud of Kim and I want to acknowledge her. That's why we're here. I want to show her to the whole world. Pero alam mo, you're so blessed. Yeah. Nauunawaan, naintindihan. Yes. Wala siyang, hindi nagtanim ng galit. Kim, what do you want to say to your mom? I appreciate all the things you're doing for me and all the catching up you're making. And I'm sorry if sometimes I could be a little rebel. Yeah, and I love you. Oh. Sabi nga ni Janice kanina yung feeling of, you know, like liberation. Ang sarap dito, boy, while walking on the lobby kanina, we're side by side, and then Kim was smiling, and I'm so happy. At maghanda ka. May mga crushes ka na ba, Kim? Do you have crushes already? Hala, ayan. Fem, ano ang maibabahagi mong leksyon na iyong natutunan dito? Oh, wow. Tobay took me 15 years plus 14 years mag 15 siya plus 9 months na pagbubuntis. Na really listen to your parents. Listen to me, ha. Because when you're at that age na akala mo alam mo ng lahat, akala mo you're on top of the world, you're invincible, akin ang mundo, nagagawa ko lahat. You're still that age talaga yung mga bata, hindi pa rin talaga kayo makakapag-desisyon ng kayo lang. Kailangan nyo pa rin talaga ng patnubay ng magulang. So, listen to your parents. And, yun nga, sa pagdanong... Kasi nabuntis ka dahil hindi ka nakinig. Yun ang sinasabi yes, mo. Yes, hindi ako nakinig. And then, parang yun, through the years, parang talagang you have to be honest to yourself din talaga. And to all the people. Kimika, is it important to you that you also know your father? No, it's not. Why is it not important? Because my mom is both my mom and my father now. Siguro, we really needed this and I really needed to hear this also from her because sometimes I feel so incompetent already. Thank you. Maraming salamat, Kim. Thank you. Maraming salamat, Fem. Thank you, Toboy. Thank you, Janice. Thank you, Carmina. Thank you, Buzz ng Bayan. Because it really, parang this, ito yung nag-open sa amin to share with everybody kung ano man yung tinago namin. And listen to your parents. Yes. Listen to mom. Listen to your parents. Kaibigan, huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang Buzz!